Hi mga katraders, magandang yaman po sa ating lahat at sa video naman po na ito may mahalaga po tayong pag-uusapan. No, lately ba nakakaranas ka ba ng bigat sa iyong kalooban? O kaya naman feeling mo palagi ka na lang may problema na hindi mo masolusyonan? O kaya naman talagang lagi-lagi ka na lang nalulungkot, no? So, ayun yung pag-uusapan natin dahil alam naman natin kahit hindi lang naman estudyante, may mga employees o kaya sa kapamilya natin na palagi na lang no, nadadown sa kanilang buhay, which is natural lang naman. Pero ang kailangan kasi natin ito, no, motivation, tumatindi na ito. So kaya naman, before tayo mag-start na sa ating motivation, sa ating pag-usapan ngayon, eh kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, eh mag-subscribe ka na dahil yung The Estudyante Trader na ating YouTube channel, nag-share ito ng mga lessons regarding sa finance, economics, business, and personal finance also. Stock market trading and investing, crypto. So kung gusto mo naman gantong content, mga motivation, eh mag-subscribe ka na, no, dito sa ating YouTube channel para sabay-sabay tayong matuto, no, sa ating journey. At sabihin ko na rin na kung ikaw gusto mo matuto ng trading and investing, na ako na mismo magtuturo sa iyo, eh i-message mo na lang ako sa aking official Facebook page dahil one-on-one tutorial ang masterclass natin, lifetime consultation for free, and lastly po ang masterclass natin is what? Talagang very limited lang ang slot. Sineshare ko na dyan yung mga strategies, no, and mga secrets natin sa pag-trade at pag-invest. Ano bang mga stocks and crypto na maganda bilhin? Alright, so kaya naman i-message mo na lang ako sa aking official Facebook page para sa one-on-one mentorship program natin sa trading. Alright, so kaya naman, no, bakit ko ito na-discuss mga ka-traders? Bakit ko ito na topic? Dahil, syempre, isa rin tayo, no, lahat naman tayo walang ligtas dyan sa mga struggles, mga setbacks, no. Minsan, nadadown tayo, napapahiya tayo. Pero yung kasi, no, kasama talaga sa buhay yun, eh. Kung isipin mo, sino bang taong hindi nakakaranas ng problema? Sino bang taong hindi napapahiya o nadadown? Siyempre, all of us, no, nararanasan po natin yan. Kaya naman, hindi lang ito applicable sa mga problema, eh, no? Halimbawa, di ba, sa kapag in relationship, di ba? So, madalas kayong nag-aaway. May mga problema. Point natin dito, problema. So, kumbaga kayong dalawa, babalik pa rin kayo sa wise niyo, eh, no? Bakit ba kayo nagsimula? Diba? O kaya naman kahit saang field ka man, bakit mo sinimulan yung pag-YouTube mo? Diba? Bakit mo sinimulan yung bakit ka nagtrabaho dyan? Diba? Ibig sabihin may pinaniniwalaan ka. Diba? Bakit mo sinimulan yan? Kasi may pinapaniwalaan ka na may magandang result na mangyayari. No? May magandang kakahinatnan sa hinaharap. Diba? Yun yung inaasahan natin. So, babalik lang tayo dun talaga, dun sa passion natin. Diba? Kung bakit nyo sinimulan yung bagay na yan, kung bakit kayo nagsimula, no, as a couple. So, sa lahat ng bagay, actually, ma-apply natin ito. So, kaya naman, minsan kasi talaga yung mga problema, no, nakaka-down naman talaga, kapag lalo na personal mga problems. So, may karapatan kang malungkot, ma-down talaga. Pero it doesn't necessarily mean kasi na parang hanggang dun ka na lang. Diba? Na hanggang dun na lang yung journey mo, na dun na siya mag-end na parang ito na yung katapusan, no, ng journey ko sa buhay. So, hindi. Diba? Matatalo lang tayo kapag ka tumigil tayo. Pero kapag ka nahirapan ka sa pag-aaral mo, kinuntinyo po pa rin, mas nakakabilib yun. Bakit mas nakakabilib yun? Kasi kahit na nahihirapan ka, tuloy ka pa rin. Diba? So, ayun yung nagbibigay ng growth and development sa'yo, yung process na pinagdadaanan natin. Diba? So, actually, that it is not the achievement or the goals, eh. Diba? How you gone through doon sa process, no? Paano mo siya pinagdaanan? Diba? So, yun yung ma-apply natin ng mga lessons dito, especially kahit ako naman po, no, ay estudyante, lahat tayo, diba? Karamihan na nakikinig nito. Kumbaga, ang dami pa natin matututunan talaga sa buhay, no? And even me. So, also, yan, napapagsabihan din, na-advisean. So, lahat tayo yan, no? Kumbaga, mga estudyante ngayon, mga in progress, no, mga tayo ay nasa proseso pa ng buhay. Kaya kumbaga kung nahirapan ka, kung may struggles ka, lagi ka na lang nabibigatan ng loob, no? Kala mo lagi ka na lang may problema. So siguro panghawakan mo yung pangarap mo. Yan, panghawakan natin yung pangako din ng Diyos sa atin, no, na maganda yung kakahinatnan ng ating buhay,
No, lalo na syempre naman no kung sasabayin natin 'yan ng ating actions no ng gawa natin. So pag yung nagsama-sama yung faith mo, yung prayers mo, yung belief mo sa sarili mo kay God at sa lahat po no ng mga tumutulong din sa atin kasi kailangan natin ng tulong syempre naman no. At tanggapin natin yung tulong na binibigay sa atin no kung moral support man 'yan. Diba? So, mas nakakatulong yun sa atin sa pag-growth natin at sa pagiging motivated natin. Kaya, tuloy lang natin kung ano yung nasimulan natin. Kasi, kung isipin mo, kahit ako naman, no, kahit sino naman nga, no, five years ago, so, ako, hindi ko pinangarap yung sarili ko na ganito, eh, no. So, kumbaga, ikaw, ang laki na din ng improvement mo, hindi mo lang alam yun. No? Kumbaga, hindi lang natin na-appreciate minsan. No, nanlayo na pala na narating natin, nag-improve na pala tayo, gusto pa natin na mag-improve pa, syempre naman. So, papartneran natin yun ng actions, diba? Actions pa rin yun, execution, no? Practice para gumaling tayo. Pero, kumbaga, yung progress na sa atin eh. Diba? May progress naman tayo, hindi lang natin alam eh, no? So, minsan di lang natin na-appreciate kasi nakatingin tayo sa iba. Diba? Nakatingin tayo sa iba, eh, gusto ko maging sa ganito, gusto ko maging sa ganyan. Hindi mo na-appreciate yung sarili mong growth, no? Yung pag-unlad mo sa sarili mo. Meron naman. Diba? So, kaya continue lang kasi, yun nga, matatalo lang tayo pag sumuko tayo. Diba? So, kapag nagre-recite ka, kapag nagre-report ka, kumbaga, continue mo lang, no? Kasi nag-i-improve ka naman, eh. Yung proseso ang nagpapabigay sa atin ng improvement. So, yung mga struggles, andyan na yan. Kumbaga, nature na, eh, no? Ng mundo na bigyan tayo ng problema, eh. No? Nature na ng mundo na bigyan ka ng mga pagsubok struggles, diba? So, wala nang bago doon. Kaya, ang bago na lang is, ano yung babaguhin natin sa pag-respond natin doon sa mga problema. Yung actions natin ang babaguhin natin. Hindi yung problema mag-a-adjust sa atin. Diba? Konsipin mo, gano'n naman talaga eh. At tayo ang mag-a-adjust doon sa problema. How we will respond. Okay? How we would take actions. Diba? Doon sa mga problema na meron man tayo. Ngayon, diba? At lahat naman may problema, pero syempre, it depends kung paano yung mindset mo, kung sino yung tumutulong sa'yo, yung environment mo, and at the same time, yun, tiwala lang tayo sa Panginoon at sa sarili natin, syempre, kailangan na kailangan yun. So, yun lang mga ka-traders, no? Kasi yun nga, palagi na lang tayo may problema, ganyan, pero babalik ka pa rin sa wise mo, babalik ka pa rin kung bakit mo sinimulan yan, talagang it-focus ka sa goals mo, sa passion mo. Sipin mo lang, no, lahat ng mga successful, lahat ng mga mayaman, nagsimula yan sa baba. Kumbaga nagsimula sa, dati wala din silang alam, hindi sila confident, at wala din naniniwala sa kanila. Pero as the time goes by, as the years goes by, mag-i-improve ka kasi. Totoo yan, no, mag-i-improve tayong lahat. Yan nga, ikaw, hindi mo lang alam, pero may improvement ka naman talaga. So, continue mo lang, no, hanggang sa yung improvement na yun, madagdagan na madagdagan, hindi mo alam. Magaling ka na pala sa field na ginagawa mo yun. Okay? So, yun lang mga ka-traders. God bless us all. And happy and motivated Tuesday po sa ating lahat. So, feeling ko kasi may kailangan makapakinig or makapanood nitong video na ito. Kaya ginawa ka agad. So, yun lang mga ka-traders. God bless us all. Sana po marami kayo natutunan.